ko mga anak, nandito na naman si Lola Becky. Mag-share lang ako. Yun lang naman yung gusto kong gawin. Masaya ako pag nakaka-share ako. Sana mayroon na napupulot na magandang paalala o pangaral. Okay. So ito kasi, tumawag yung kaibigan ko. Mayroon siyang anak, dalawa na magka-college na. Siyempre, medyo nag-worry siya kasi nga pandemic pa, eh kailangan na raw pumasok sa school, yung ganun. Eh wala yatang online, parang ganun. But anyway, open na yung school, pero yun nga, dito yun na, dito. Pero, yung proseso ng pagmamaneho, kasi tinuruan nila magmaneho, high school, meron na talagang driving lessons yan sa school. So, optional yun, pero yun nga, so kailangan nilang turuan dahil nga pareho silang mag-asawa nagtatrabaho. So gusto nila rin maging responsible yung anak nila. Dalawa, babae at lalaki yun. So anyway, kumbaga na-overwhelm siya kasi nga lumalaki na yung mga bata. So sabi nga niya, naku Becky, ka-college na itong mga anak ko. Ito, nagkakandaw gaga kami mag-asawa na mag practice sa kanila ng driving. Kasi nga, bibilang nga nila ng kotse o meron natin silang kotse na ipapagamit. So marami siyang win-worry. So anyway, sabi ko, kausapin niyo mabuti mga anak ninyo. Okay, title ko, Why Do You Say No? Okay, bakit mo nga ba kailangan magsabi ng no? Sumagot ng no. You know, no, 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 no. Isa lang yan. Una nga, ayaw mong mapahamak, lalo na kung masama. Ayaw mo. Kaya kailangan yung utak natin gagamitin natin. Maging ano rin tayo, alerto at responsible na, you know, mga bata, katulad mga kabataan, siyempre may mga kaibigan, mayroong mga sulsol, susulsulan, hey, try mga, karera tayo, ay nangyari yan dito eh, meron, nagkarerahan sila, payabangan sila kasi maganda yung kotse, parang nambubuyo yung isa dahil maganda yung kotse niya, oh, mas malakas ang kotse ko sa'yo, ayun, mas mabilis ang kotse ko sa'yo kasi bago yung kotse ko, yung isa luma kasi, eh, siyempre, ego, bata pa, yan ang mga insidente na nangyayari dito na madalas, yung mga kabataan, na insecure sila kasi pangit yung kotse nila o second hand, yung mga hindi dapat, naku mga bata, mag-isip kayo mabuti, ang mga magulang ninyo hindi nyo lang alam, mahal na mahal kayo, kaya nga nakatutok, pinag-aaral kayo na mag-drive, para hindi kayo mahirapan sa school na magbibiyahe lang kayo or sundot-hatid, yung mga ganon, tsaka naghahanap buhay yung mga magulang. Ayaw din ninyo mawalan kayo ng kabuhayan, you know? Ang mga magulang nagtatrabaho para ma-provide yung mga kailangan ninyo, lalo na kung nag-aaral kayo. Hindi naman kasi lahat merong scholarship. Kahit na may scholarship ka, magbabayad ka pa rin naman eh. Yung mga ganon. So, ito lang. Kaya, yung no, you have to learn how to say no. Huwag ka magpapa-impluensya kahit kanino. Dahil unang-una, pag may nangyari ba sa yung masama, kakayes mo. Yung pasunod-sunod ka lang. Yung parang mo nang ginawa rin sa sarili mong ano eh. Pinapayagan mo yung sarili mo na mabuli ka. Parang ganon. Kaya kailangan kahit sino man ang magyaya sa'yo. Tara, dahil sino eh. Tara, no way, no way. Maniwala kayo mga anak, mga po. Protektahan ninyo sarili ninyo. At maawa kayo sa mga magulang ninyo dahil ang mga magulang ninyo kapag lumalabas kayo nagwo-worry sa totoo lang hindi nyo man siguro napapansin pero sa loob-loob nila nagwo-worry sila kasi lumalaki na nga kayo malapit na, alis na rin kayo sa bahay magtatrabaho, yung mga ganon pero ang concern nila maging safe kayo lalo na yung maging responsible sa pagdadrive ng kotse. Kasi ang kotse hindi laruan. Binibili yan at dapat iniingatan. At lalo na, magiging responsible driver kayo. Kasi ikaw din ang mahirapan kung maaksidente ka.
nabangga. Mabalian ka ng buto, mabalian ka ng kamay, ng, you know, kung hindi ka mamamatay, magkakasakit ka, magkakaroon ka ng matinding aksidente, forever ka nakahiga sa kama. Gusto mo ba yun? Isipin nyo lagi yung magiging epekto ng pagsagot ninyo ng yes. Hindi lahat, ano, pero yung nga, mga bata, huwag kayong ano, gaya-gaya or huwag kayong magpapa-impluensya. Yan ang word. Huwag kang magpapa-impluensya. You have to learn how to say no in a nice way. Sabi mo, hindi pwede. Yung tatay ko, inintay ako. Maraming pwedeng gawing dahilan. Hindi sabihin ay naging sinungaling. Hindi. Because you are protecting yourself. At yung pagtitiwala ng magulang na binibigay ng magulang sa inyo lahat ng kailangan ninyo. Pinaghihirapan nila yan. Hindi yan pinipulot na pera. Para sa inyong magandang kinabukasan din. Kaya maging responsible. Learn to say no. Pag niyaya ka manood ng sine, no way. Lalo ng panahon ngayon, hindi pa safe. Manood kayo ng sine, makukulob kayo. Bawal yun. Tapos kung magyosi tayo, inom tayo, no way. No way. Karera tayo, no way. No. Mag-ingat tayo. Yung magulang natin, yung mga magulang ninyo, hindi nyo lang alam. Kinakabahan yan. Napakakawalan na kayo. Kaya kailangan pakita ninyo sa magulang ninyo na mapagkakatiwalaan kayo dahil yung sarili din ninyo, iniisip ninyo. Gusto mo rin na makamit yung mga pangarap mo. Di ba? Eh kung madisgrasya ka, bedridden ka na, ano mangyayari sa'yo? Mag-aburido ka. Masisisi mo rin ang sarili mo. Bakit kasi hindi ako nagsabi ng no? Bakit kasi ako nagpa-impluensya? Yan, mga, mag-isip kayo, mga po, mga anak. Meron kayong isip eh. Meron tayong isip. Kaya alam ko minsan, hindi tayo nagpapa, ano, yung ayaw natin na parang natatalo tayo. Hindi pwede. Alam nyo, yan ang mga kadalasan nangyayari dito, mga kabataan. Natututong maging mayabang porque nagumpisa na magmaneho. Hindi pwede. Ang kotse ninyo para maging maayos ang pagbiyahe ninyo na hindi kayo mahihirapan, pati ang mga magulang ninyo na hindi maantala yung trabaho nila. Kasi yung trabaho nila, yun din ang mag-provide ng kailangan ninyo, di ba? Kung nangungupahan kayo. Paano kung may mangyari sa inyo, di yung nanay ninyo, tatay ninyo, aalis sa trabaho para lang intindihin kayo. Yung mag-isip tayo. Ayaw nating mayroong masamang mangyayari sa atin. Kaya alam ninyo kung kailan nyo gagamitin yung no. Yung nga nanonood kayo ng palabas, ng games, marunong kayo eh. May isip kayo, may utak kayo eh. Paano pa yung mga nagyayaya na alam ninyo mayroong bata na may problema sila sa bahay kasi mayroong mga bata na talagang hindi nagagabayan ng magulang eh. Huwag kayong magpapahawa dun. Yun ang importante. Hanggat maaari huwag kayo na makialam sa buhay nila. Hanggat maaari huwag kayo magkwento ng tungkol sa buhay ninyo. Basta importante susunod lang ako sa tatay ko at nanay ko kasi hindi na ako magkakaroon ng kotse pagka may nangyari sa kotse ko. Yung mga ganon. Nagtatrabaho sila ng gusto kasi yun siguro maganda ninyong share, no? Papakahirap magtrabaho magulang ko para lang makapag-provide sa akin. Kaya kailangan ayusin ko yung paggamit ng sasakyan, mag-aral ako ng mabuti. Ang barkada, nandyan lang yan. Kahit sino yan, marami pong magaling na barkada later on. Priority ninyo mga estudyante kayo, mag-aral muna kayo ng mabuti. Huwag nyo isipin yung lakwatsa kasi yung lakwatsa walang may dudulot na kabutihan. Ay nako, alam nyo, hanggat hindi kayo nakaka-experience ng hindi maganda, hindi kayo natututo. Sa ngayon, huwag nyo nang gawin yun. Huwag na ninyong subukan. Dahil baka matimingan ka. Imbes na umabante ka sa pag-aaral mo, madidelay ka sa pag-aaral mo. Tapos iiyak-iyak ka. Bakit? Bakit? Bakit ganito nangyari? Kagagawan mo
yun eh. Kaya nga sinasabi ko, yung problema, tayo rin ang gumagawa. Kaya kung ayaw mo na magkaroon ka ng mga problema, bata ka pa, maputulang ka ng paa, maputulang ka ng kamay, hindi ka makapagmaneho, yung mga ganun. Kasalanan mo yun dahil hindi ka marunong magsabi ng no. Gusto mo parang cool ka. Oh, cool ka! Pero hindi sa kasamaan, hindi sa katarantaduhan. Cool ka, gumawa ng maayos, maging responsible. I don't know. Siguro kasi ako meron ako ibang mga explanations. Yung sa akin lang, kahit sa mga anak ko, hindi ko kinukonsente yung kaibigan na mag-overnight somewhere. Ngayon, may edad na, sige, walang problema. They can take care of themselves, no? Pero kailangan alam ko kung nasan sila. Yung kabataan nila, high school, college, no way. Bawal yun sa akin. Sabi ko, kung gagawin niyo, magiging matigas ang ulo ninyo. Lumayas kayo. Dalhin niyo lahat ng gamit niyo. Huwag na kayong babalik. Dahil mas gusto niyo sa kaibigan, doon na kayo. Natakot sila. In a nice way ka, sabi mo, huwag muna iwas tayo dyan. Mag-explain kapag hindi pa rin, matigas pa rin ang ulo. Sige, dali mo lahat ng gamit mo, lumayas ka na. Kaya mo na mabuhay mag-isa, sige. Lumabas ka na. Para wala na akong intindihin. Wala na kayo matitikman sa akin pera. Hindi na ako mag-provide sa inyo. Kung matitigas ang mga ulo ninyo. Sinasabi ko yan. Kasi bakit? Kaibigan mo ba magbibigay sa'yo ng pera? Kaibigan mo ba magpaparal sa'yo? Kaibigan mo ba magdadamit sa'yo? Aalilain ka pa niyan. Dahil sila nag-provide sa'yo. Hindi ko nilalahat, ano? Pero nandiyan ang magulang mo. Pinagsisikapan ng magulang mo na maibigay sa'yo lahat ng kailangan mo. Anong gagawin mo? Kailangan ayusin mo yung ugali mo. Maging mabuting anak ka. Dahil para din sa'yo sa kinabukasan mo ang ginagawa nila. You have to learn how to say no. Hindi ka kailangan makipagsabayan sa mga kaibigan mo. Kahit anong ginagawa nila, hindi yan ang purpose ng buhay mo. Ang purpose ng buhay mo, mag-aral ka mabuti, maging safe ka, at dapat ang pamilya mo. Mas magandang companion ang pamilya mo. Once in a while, may kaibigan, siguro pwede, pero hindi kayo pwede lumalabas ng gabi. Araw lang, lunch, that's it. Kailangan meron kayong curfew. Kasi dyan nagsisimula yung kalokohan pagdating ng dilim. Dyan na umaatake si Satanas. Kaya mga apo, mga anak, nag-advise ako sa inyo na talagang nakikiusap ako sa inyo. Ayusin nyo yung isip ninyo kasi meron kayong magandang kinabukasan. Huwag ninyong paudlutin yun. Kayo rin ang gagawa ng way eh, na hindi nyo marating yung pangarap ninyo. Kaya kung gusto mo na ikaw ay aasenso, gagandang buhay mo, makinig ka sa iyong magulang na nagpapakahirap maghanap buhay. Nagwo-worry sila pagka lumalabas ka ng bahay. At ingatan mo ang sarili mo. At siguraduhin mo na nakafocus ka lang sa pag-aaral. At huwag kang magpapa-impluensya kasi hindi ka uto-uto. Yun lang yan. Hindi ka uto-uto. Huwag kang magpapabuli. Iwasan mo na ang mga kaibigan niya yan. Pag talagang nangungulit, sumbong mo na sa tatay at nanay mo muna. Pabayaan mo ang tatay at nanay mo ang humarap sa principal o kung sino man na head ng eskwelahan para mabigyan nila ng atensyon niya. Pero umiwas ka. Huwag ka talagang magpapa-impluensya. Hindi mo kailangan yun. Andiyan ang magulang at tatay mo na gustong ibigay sa'yo lahat ng kailangan mo, sa kanila ka makinig. Yung mga batang matitigas ang ulo kasi gusto kaibigan, barkada, yung iba, babae na bubuntis. O, bata pa nabubuntis, tapos tigil na mag-aral. O di kaya yung baby nila saan? Papampun. Ganun ba yun? Hindi pwede. O yung mga lalaki na bata pa, nagdodroga. O tapos nahuli ng pulis, ano ngayon? Kinukulong. Yung mga ganun. Ayaw nyo yung mga ganung problema sa buhay. Mga bata pa kayo. Hindi yun ang way para mag-mature kayo. Ang pagiging responsible, ang pinaka-best.
magiging responsible kayo sa mabuting way at magdasal kayo palagi. Lagi nyo isama ang Diyos sa anumang ginagawa ninyo. Kausapin ninyo ang Diyos para mabigyan kayo ng karunungan at ng protection. Anyway, i-share lang ako. Concern ako sa mga bata na magpapasukan dahil nga dito sa kaibigan ko na nagkaroon lang ng biglang idea kung anong magandang i-vlog. Kasi talaga maraming mga magulang na nalulungkot. Nalulungkot sila siyempre, di ba? Mga bata papasok ng college at sanay sila. Kasama mo maliit yung ano, nasa bahay lang yun. Tapos biglang bla, ito pakakawalan mo na. Nag-worry siya. Sana hindi mai-influensya. Kaya pakita niyo sa magulang niyo na hindi kayo ututo, na matalino kayo. Nakafocus kayo sa daan na gusto ng Panginoon para sa inyo. Na makakatapos kayo ng pag-aaral na walang problema. Hindi nyo kailangan yung mga barkada na magtuturo sa inyo minom, manigarilyo, magdroga, maglakwatsa, tapos ano, pag na-aksidente kayo, kayo rin ang mawawalan. Anyway, be kind to one another, be a blessing to one another. Mag-ingat tayo sa mga sinasabihan natin ng yes. Matuto tayo magsabi ng no in a nice way. Kung kailangan mo ng padrino para protektahan ka, kausapin mo magulang mo. Huwag ka matatakot. Hindi ka dapat matakot. Kausapin mo magulang mo. Magulang mo magproprotekta sa'yo. Huwag kang pupunta kahit kaninong tao. Magulang mo ang importante. Sila lang ang magproprotekta sa'yo. At mahal na mahal kayo ng mga magulang ninyo. Hindi man ninyo nakikita kasi nga pagod sila sa paghanap buhay. Kahit paano, pag nakita nila maayos kayo, baka yun, nagpapagang sa kalooban nila. Anyway, God bless us all. Be safe. Nandiyan pa rin. Hindi pa rin safe ang mundo. Kaya mag-ingat kayong lahat. Basta nice words lang, magdasal kayo. Huwag kayong makalimot sa Diyos. Dahil hindi siya nagpapabaya. I-appreciate natin yung protection na binibigay ng Panginoon sa atin. At ang mga blessings, maliit man o malaki, nandiyan siya. Pinagpapala pa rin tayo. Okay, God bless us all. Bye now. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig, huwag nang mag-alala. Lola Becky, ang aking besti. Lola Becky, maaasahan siya. Lola Becky, o ka na at chika lang.